Pasok na. Ingat, dara. Kapala naman ng Ella. Ingat, ingat. Love. Kiss na. Love. 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 Ingat, ha. Ayan na naman ang snow. Ay, bumubuhos pa rin pala, you know? Akala ko nag-snow na kagabi. Nag-stop na. Ayan na, magdamag lang yan, guys. Kapal na naman. Pinaramdam lang kami ng isang muna, ano? Isang link kung magandang weather. Sige na din, mamaya na lang yun sa mga bata. Pag-uwi. Kapal. So, kailangan medyo agahan ng konti ang pasok. Ingat, ha. Bali, wala pag sinobel ka kapal din. Lakas na yung snow. Doble-doble ingat. Papagpag siya. Kaya medyo maaga siya kayo aalis. Nakaalis na siya. Alis na. Paghugas na lang ako ng mga pinagkainan niya. Tsaka mga pinaglutuan. So, ito yung baon nila eh. Katulad nung kay Jonas. Yan. Nagano lang ako. Chicken inasal pero hindi inihaw. Sa air fryer lang. So, nagyan ko na konting toyo na may kamatis, sibuyas at saka cucumber. Tapos siya, may baon siyang papaya. Pero si Jonas kasi medyo hindi mahilig sa prutas. Parang pili lang yung prutas na kinakain niya. Ayun, kulot-kulot pa yung buhok. Paano? Okay. Antayin na ako ng tawag yan. Balik muna ako sa tulog. Sumasakit ang aking ulo. Kaya, idlip muna. Singin ko mamaya ng 7 si Jermaine. Masabihan ang kapal ng snow. Kasi alam nila lalamig, alam nila mag-snow, pero hindi expected na ganyan kakapal. Minsan kasi baka nagsusot manipis. Paglabas, tsaka lang marirealize, tatama rin ang bumalik ng bahay. Kaya lagi ko sinasabi, pagka ganyan ang panahon, magsuot kayo ng kapal. Nainom ng sigurado. Lalo ganyan, nagbabas sila, di ba? Matagal-tagal, minsan, pag nalampasan sila ng bus, waiting sila ng ilang minuto pa uli. Yun, ako naman nagpapasok sa work. Baka pa mamayang gabi. So yan, start na ng cruise week. Hindi ko napakita ang aking baklava. Yan. Sabi ko papakita ko yung paggawa eh. Sa Sunday na lang, gagawa uli ako sa batch. Ay, si Jai. Nagagawa na ng dessert. Saan yung final? Final niya. Ayan. So, busy today, busy. So, ayan. Gawa naman ako ngayon ng pastry. Shrimp, almond, at saka pistachio. What's up, friends and family? Break namin. Parang 10 minutes lang ang break namin. So ayan, magbabalot ako nito para sa ito yung mga menu namin. Para sa open house sa Sabado, dyan. Okay. Moroccan ano to, Moroccan pastry. So ito, so dami pang gagawin. Isa pa lang nagagawa ko. Kababalik lang after break. But I guess, ganun talaga. Yan. So itong kanilang appetizer tonight. Mussel. Fresh yan. So, ito yung picture. Ito dapat ang plating. So, meron kaming cod with rice at saka Spanish chicken.
with tomato pepper sauce. Yan ang option nila, dalawa. Yan, tapos na din. Ay, naka, init. Init, tapos paglabas, malamig. Magsuot tayo ng hood. Mahirap na. Ay, naka. Lampas na ako ng 10 minutes sa oras ko. Busy kasi. Buti naman. Ay, may snow pa rin pala. Akala ko, minto na. Pero maliliit na lang. Ay, naka. Pagod. Hanggang next week yung cruise week namin. So, may pasok ako this coming Saturday. Bali, ang off ko isang araw lang, bukas lang. Pero syempre, pag day off, grocery day tomorrow eh. Every 2 weeks kasi yung grocery ko. Usually may mga meat pa naman, kaya lang wala ng mga pangasahog. Ayan. Pahal pa rin ang snow. Sana okay na yung kalsada. Kasi kanina umaga, ano eh. Hindi pa na-flow ng maayos. Uwi na, uwi na. Luto. Luto naman pag-uwi. Baka mag-ano lang ako, daing na bangus para mabilisan. Usually nga kasi, diba, pag-gabi, dalawa na lang kami ni Habing kumakain. Ayun ah. Giniginawa ko eh. Lamig na. Lamig na naman eh. Puno na naman snow ang Calgary. Pero sabi siya, mag-snow para uli eh. Mag-snow para uli. Hinto lang ngayon. Tapos siya mahilig makinig ng balita eh. Kaya updated siya. Boss balita. Yan. Literal na may balita siya. May ano ako eh. May mga previews ako doon sa ano namin. Sa klase nila. Sa may aras lang eh. Ano kanina eh. Ito yung... ano namin, of course, Denso, pag-spray ng Denso. Ayan. Pintura. Cute, ito maganda eh, kasi pang ano talaga, pag yung sa winter. Winter. Fleece in log. Sakto to, next winter. Ito, Denso rin. Kasi kangina uminit rin eh, no? Kasi paglabas ko lang sa ano. Ngayon, lumamig din naman. Ngayon, lumamig ako pag-uwi. Lamig. Giniginawa ko, kaya pagkakain namin sa akin, lamig. Suto ko ng jacket eh. Ito, warm din. Tea. Tea or hot chocolate. Tea. Yun. Tapos ako yun, busy sa trabaho ka ngayon. Ha. Nakapag-vlog ako konting-konti lang. Sayang yung baklava eh. Hindi ko na ipakita eh. Sarap. Hindi ka nag-uwi eh. Pwede nga lang eh. Pero sa Sunday kasi, meron mo rin ano. May event? Hindi. Hanggang next week pa yung event namin. Eh, ano yan? Ano meron sa Sunday? Turkey naman. Every day, iba-ibang bansa eh. Mm-hmm. Sunday, Turkey. So, mag-ano sila ng parang show na kunwari gagawa si chef sa labas ng baklava. Mm-hmm. Pero gagawin ko na pero sa loob. Pero gagawin ko na sa loob. Kunwari lang ginagawa. Kaya ako pala eh. So, kunwari magagawa siya na ano, ito yung kailangan ko, ganda sa mga matatanda. Tapos, gawa ko naman. Eh, kanina, tinikman namin. Sabi niya, tikman niya natin. Sarap, sabi niya, sarap. Sabi niya, sabi ko, bilang yan, ha? Wag niyo ka akong uubusin niya. Kailangan ko ako yan pagbalik ko. Sabi gali, ko. Deserted pagbalik. Gagawa ka na naman. Eh, tagal eh. Kasi isa-isa, ano ng butter. Yung iba, dinaya ako na hindi ko na nilagyan ng butter lahat kada shit nung ano, Philippines. Baka mag-iba lasa ng iba. Di ba? Pare-pareho. Pare-pareho. Pare-pareho yun. Sa dami ng pistasyo eh. Dami kong giniling. Sabi niya, tira mo ko. Kailangan ko din yun sa Sunday. O, sige ako. Kaya busy kami hanggang next week. E ngayon, sakit ng balak ko. Sa tagal siguro nakatayo. Alam ko, wala nang break time eh. Sabi namin, tara po tayo kahit 10 minutes.
kahit konti, tapos inom ng kape, okay na, tara na, balik na. Sobrang busy. Na kaya hindi ako nakapag-vlog dati ngayon, ipapakita, nasa isip ko, pagdating ko ako, gagawin ko kagad yung baklava. Papakita ako, ay hindi. Next time nila, pag nakabili ko ng ingredients, mahal kasi ng pistachio na ano na eh. Yung talop na. Para sa sa'yo. Bili tayo sa Costco, dear. Sige. May Costco tayo. Sa Sunday? Sunday, may pasok ako. Sa may pasok. Eh, malas. Saturday, may pasok. Pero hindi, pag-uwi ko na Saturday. Ilang oras lang naman ako Saturday mag-over. Tinatry namin tawagan si mami kasi birthday niya bukas. Oo, bukas. Birthday niya na bukas. Pero naisip na namin yung mga ipapabili sa ano niya. Yung mga namin. Paborito ni mami. Yung ice cream, yung red ribbon na cake. Lahat ng mga gusto niyang kainin, pinadala na namin yung pera para maibili siya. Kaya meron lang simpleng celebration doon sa bahay. Kaya abangan natin. Eh, hindi, kanina wala raw sa mood eh. Nakita ko yung message nila eh. Nawawala raw yung suklay. Tapos gulo-gulo yung buhok niya. Inaayos niya nung kamay, hindi niya maayos. Tsaka lagi si Miha ko si mami yung suklay. Madalas yung suklay na suklay yun. Pinamamalo niya rin yun. Pag nainis ako sa kasama niya, hampas. Papaluin. Wala eh. Try namin sana kausapin at nakatulog. Nakatulog siguro daw. Siguro pet na naman yun, ano? Ewan ko eh. Dati, sumagay, gusto na rin yung mga vitamins siguro nung ano. Siguro. Ano ba yung binibili natin dun? Ano ba yung pinapabili natin? Pagpantok, melatonin. Kaso hindi na ako may effect minsan daw eh. Wala eh. Depende rin kasi sa mood niya. Eh, minsan kasi kapag hindi siya nakatulog ng maayos, wala. Wala siya sa mood the next day. Meron naman siyang tulog lang na tulog. Eh, kaso gusto ngayon. Matulog na matulog. Magba-birthday. Sabagay, hindi naman niya tanda. Actually, ang birthday niya, March, dalawa. March 6 at saka March 23. So, 23 yung totoo. Pero, no, since no, March 6 daw ang ano nila. Laging 6. Tapos, may March 6 daw ang alam niya. May birthday pa siya sa religion nila dati. October naman. October 2. Sila nila Kuya Boy. Double yung, ano, oh, birthday ko na, birthday ko na. Naalala namin na naman. Nung ano pa, malakas pa siya, doon pa kami sa Pilipinas. Wala pa siya nung ano, nung Alzheimer's. Birthday ko. Tapos sabi niya, hindi ko na sineselebrate yung dati. Yung October na, yung March 2 kasi na yung sarili yun. Tapos pagdating ng March, birthday ko. Sabi niya, eh, tanda mo na pala. Napakarami dalawang, birthday. Dalawang beses eh. Dalawang beses mag-celebrate sa taon. Dalawang beses mag-celebrate ng birthday eh. Okay lang, basta... At least ulit, di ba? Ngayon. Padalan mo kami. Ay, hindi niya natanda eh. Pero at least sulit natin yung celebration niya ng birthday na dalawa kada taon nun. Sulit yun eh. Papakain niya, Misa Raya, kain tayo. Ano ko eh, birthday ko sa kapatiran. Tuwan-tuwan naman kami, syempre, papakain eh. Mahilig yung bibili sa ano eh. Sa labas, pagkain. Pag naisipan niya, mag-aaya o kaya mag-grocery, yun ang mga hilig niya. Isa rin yun doon sa ano na goal niya eh. Doon sa... Kwento ko lang din ha, kasi syempre, background ni mami. Ano kami eh, parang sagrado katoliko eh, no? Kami nga mga bata, puro sa ano kami pinag-aral eh. Puro Catholic school. Ever since. So, si mami, sobrang ano sa pamampalataya niya. Yung sa mga Nazareno, ganun, umaattend siya ng mga, ever since nung bata ako, dinadala kami sa Baclaran, ganyan, or sa Quiapo, Wednesday, tsaka Friday yata yun, or Thursday, parang ganun, nagsisimba, tas aside from that, yung Sunday pa. So, one time, sa ano niya, sa panaginip niya, kasi, ang pagkakaalala ko doon, lagi siya tinatakbo ng daddy sa hospital kasi sumasakit yung dibdib niya, ganyan, sa puso niya. Kaya dami niyang gamot eh. So, nangyari, na naginip siya. Nasa simbahan daw siya, tapos tumayo yung Nazareno. Na, di ba, meron tayong Nazareno sa mga simbahan yung nakahiga. Tumayo raw yun. Eh, ako takot doon sa mga ganun. Ayaw, hanggang maaari. Nung bata rin sa ahli balik na balik naman ako. Ayaw akong pumasok sa simbahan. Ayaw akong,
Ayoko Takot daw siya ron sa mga ano eh. Sa yung mga ribu-ribulto. Ayoko talaga na. Usually naman ata karamihan naman ata ng bata. Kasi syempre diba ko bata ko eh. Ano eh. Nung tumanda na medyo ayoko rin talaga ng mga may ganun eh. Kumbaga parang hindi ako nung mahilig sa mga ano yung mga image na ribulto. Parang ganun. Ewan ko. Na weirdoan din ako sa sarili ko minsan eh. Kasi ano yan eh. Symbol ng ano yan. Diba? Ng faith, di ba? Natin. Sa marami. So, yun nga. Nakikwento ko lang din. Na, nagpagawa siya ng ano, ng sarili niyang... Altar. Altar. Tapos may nasareno rin na pinaukit sa kahoy. Sa Quiapo pa. Tapos nakahiga rin. Parang nakalagay siya sa aquarium. Ang tagal nun. Ang tagal namin... Ang tagal niyang naalagaan din nun. Tapos ngayon, nung namatay ang daddy... Nagkaroon na siya ng bagong religion. Naaya siya ng pinsan nila. Pinsan niyo. Na ano lahat ng ano ng mga... Kaya ang lungkot nila noon eh kasi nasanay sila na pag Pasko talagang ayun. Grande. Pasko, bagong taon sineselebrate pero hindi pa rin kagaya ng dati. Kaya... Tapos nung dumating ako sa kanila... Wala na. Wala iba na relihiyon ni Mami eh. So parang, eh, ang lungkot naman. Nasanay din ako noon na lagi kami may Christmas tree eh. Wala, walang Christmas tree. Alam niyo kung ano ginawa ko noon, nung time na yun, nung asawa ko na siya noon. Saka gusto akong buhayin pa rin yung celebration. Para na, sa mga bata. Para sa mga bata. Ay, Jonas pa noong time. Naglagay ako ng maliit na Christmas tree sa kwarto lang namin. Tapos dinekore yun. Nilagyan ko ng decoration yung mga wall, yung pero di naman again si Mami yun na ano, nung time na yun na mag-ayos kami sa kwarto namin. Medyo na ano rin, na sinita rin tayo. Eh, noong una. O, noong una. Pero noong nandun na, wala na. Okay na. Kasi syempre naunawa niya, lalo yung mga bata, di ba? Pag maliit pa, gaya ni Jonas, na syempre iba yung... Iba yung feeling eh. Feeling kasi tayo, mga naging bata rin tayo, gusto rin natin maranasan nila yung mga naranasan natin ng mga bata. Nung wala pang mga... iba't ibang ano, kumbaga iba't ibang paniniwala na ganito ganyan. Gusto ko yung kung ano yung naranasan namin, ganun din sa kanila. So yun, na ano lang na sideway lang tayo sa kwento. Kasi nausapan, napag-usapan si Mami dahil nga magbe-birthday. Naalala lang namin kasi every time yung dalawa talaga sa dalawa mag-celebrate. Yeah. Pero pag ano, baka bukas. Sakto birthday niya ron. Sabi ko, tatawagan ko talaga bukas. Sana maganda ang mood niya. Eh, maganda talaga. May higit sa mga ano eh. Sa bagay, pagka binuha, hindi. Kaso nga, misa pagpuyat siya, di ba? Bubuksan niya yung mga kung ano-ano dun eh. Pero alam niya, pagdating na ng mga pinamili sa kanya, mawawala na yung inis na. Pero si Mami, kahit ano yun, kahit na yung may Alzheimer na, pag may binigyan mo siya, talagang tuwan-tuwa siya at saka papasalamat talaga siya. Na-appreciate pa rin niya. Appreciate niya pa rin yung mga... So sana ma... Hindi ko lang din alam kung bukas sila mag-celebrate. Kasi pwede bukas or sa isang araw. Depende sa setup nila eh. Tsaka yung mga ano lang din kasi, yung sila... Sila-sila ano, lang din naman eh. Yung mga caregiver tsaka si Ninya. Ay si... Ewan ko kung makakarating sila Ninya kasi... Di ba may mga kung ano-ano na namang... Ganap yung mga yun. Kaya we'll see kung... ano-ano nila. Kung pupunta sila, pero kung wala, hindi sila pumunta, tuloy pa rin naman yun. Tuloy pa rin yun. Kasi iba naman yung... Ano, kasi sila-sila lang din naman talaga. Kaya nakakatuwa rin yung mga nag-aalaga kay Mami kasi parang mga anak din niya. Sobrang dami. Tsaka yung ano nga pala, sobrang dami nung nakaraan. Meron dito ng hiring sa Calgary. Ang haba ng pila eh. Pinakita sa ano, sobrang dami pila talaga. Haba. Ganun karami yung mga walang trabaho. Naghahanap. Mahirap din talaga. Kailangan ma-establish ka rin dito. Tapos, yung pag nag-apply ka pa sa mga iba, kung di ka kilala or tsagayin mo talaga kasi kung walang referral. Dito parang lugi ka na pag may referral ka agad eh. So, minsan parang yung hiring nila is front lang. Pero may mga internal hiring na or halimbawa, nirefer nung mismo nasa loob. Kaya yun. Kaya tsaga-tsaga lang. Laban lang natin yan. Ganun talaga. Kaya nga yung bago namin kasama si Clef eh. Talagang nanon. Nagpuporsige. Nagpuporsige siya kasi dati ano lang siya eh. Sa tindahan lang siya nag-work eh. Sabi niya ngayon kahit
Sabi niya, nakakapagod pala, no? Kuya, eh, syempre, ako, ano ba trabaho? Pero mas nakita naman niya yung, mas lumaki naman yung sinasahod niya, di ba? Oh, tsaka, kita mo, kasama namin siya kanina doon sa course namin. May natututunang bago. Kahit patcher lang siya, doon nag-start yun, eh. Doon din na ako nag-start, di ba? Duster, patcher. So, unti-unti. Basta may tiyaga. Tsaka once na nakakuha ka ng trabaho talaga na ito, okay to. Hanggat maaari magstay. Mahirap ipalipat-lipat din eh. Tsaka huwag mo i-burn yung mga, ano mo, yung mga bridges mo. Kailangan, kahit na umalis ka na doon sa company, in good terms kayo, kagaya nga no, inalisan ko na ano, di ba, na Greenfield. Sabi nung boss namin doon, anytime, kung kailangan mo ng work, o i-fire ka nila. Tsaka or, yun rin, yung sa small town din na pinanggalingan namin. Kahit umalis kami doon, talagang... Binabalik pa nga kami doon eh. Nandumalaw kami, talagang, oh, punta kayo, ganyan. Talagang open pa, welcome pa rin kami pagbalik namin doon. So, nakakatawa. Kaya kailangan yung ano mo sa mga katrabaho mo, sa boss mo, kailangan nandun pa rin. Tsaka maganda huwag kang yung aalis ng... Yung, dahil nainis ka, ayaw mo na, alis na bastusan ako. Yung or iwanan sila, lalo yung karagsagan ng kabisigan yung iwanan. Tsaka yung mga bagay na ganun yung mahirap. Ang hirap nito, ang hirap nito trabaho. Sunod-sunod yung mga gagawin natin, ganyan, napaka-hirap. Pag dumating yung time na, ano, na, kumbaga parang nagiging madali na sa'yo eh. Sa una lang naman eh, pag once naka-adjust ka na. Nagiging madali na yung trabaho. Easy na eh. Kami nga, kapag ganyan busy, rush talaga. Pero pagka nasanay ka na sa busy, ala na. Pagka yung mga regular days, parang tinatamad ka pa nga pag wala nang ginagawa. Parang, at ang pagagawin natin? Ano ba gagawin natin? Tsaka parte ng ano yun, parte ng trabaho. Tsaka pala yung mag-shoutout nga pala tayo. Shoutout. Yan. Yan. Di mo na pa mag- shoutout nga pala din, ano? Sa last na vlog. Oo, yun. Mga ito, nalista ko. Nalista mo na. Pero ito muna, kasi may pinapabati si Doreen. Sino yan? Si Doreen, yung katrabaho ko. Happy birthday daw kay Mayora Lovelin May Guevara. Mayora. Ah, sabi ko Mayora talaga. Ah, daw, Mayora daw tawag nila. Tsaka kay Pat Flores. So, shoutout sa inyo. Tsaka happy birthday kay Mayora. From Doreen. Doreen. So, yan, si Doreen, si Loren, at tsaka si Jayron. Mga nanonood, puro mga katrabaho ko sila. Mga bata pa. Kasama. Mas bata sa akin, for sure. Pero hindi naman ba naman. Oh, ibig sabihin nga, mga bago, di ba? Tapos si Rydis Jonko. Mary Grace Vargas. Magbasa ka, di ka nagbabasa. Hindi ka nakakikita eh. Nestor Montanes. Mila Wanengo. Annalisa Ramos. Edna Jess Manlangit. Ang dami pala, puno pala. Si... si... Miss Lita. Ano yan? Kanaman. Kanaman. Yan. Si... Norlita Mercado. Ako na nga lang. Nalalabo yung mata ko eh. Kasi Lenny Silva. Dazon Lee. Si Eden Flores. Soyla Bautista. Chateau Elise. Aba, French to ah. French. Mira Yuki. Adelaida Guanzon. Si Serapio Baranda at Trajena. Trajena yun, di ba? Trajena family. At saka si Aileen, yung neighbor namin dito sa Redstone. So, ayan. Shout out, shout out. Salamat sa inyong maraming, panonood. Maraming salamat sa inyong panonood lagi. At sa lahat ng bumati ng nakaraan namin vlog. Sa nakapasa na kami. At saka di ba na-late nga si Jonas? Kagabi siya nag-exam kasi hindi nag-sign in yung ano niya eh. Yung link niya nung nag-exam kami. Sabi ko, ayan, may time ka pa para mag-review. Kagabi, tumatakbo. Mami, daddy, pasalo ko. Tuwa siya. Kala mo ano eh, no? Kala mo. Nanalo ng loto eh. Ang laki pa naman. Nagtatakbo niya sa hagdanan. Dog, 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 dog. Sabi. Nakakatawa rin. At least natapos na ang aming pagbabasa. Pwede na manood. Magkalkal ng mga halaman. Kagabi, doon kami sa may baba. Nagkakalkal kami ng halaman kasi winter eh. Yung mga, nagkaroon ng ano, ng sakit yung ibang cactus. So, may namatay nga sa kaya. Ilan ba namatay? Isang sa buo, no? Isang buo. Yung malalaki pa naman na yun. Tapos yung iba, ginawa niya tinagal sa lupa. Kasi meron pati yung ilalim.
So sana. Hindi mo makikita kasi sa ilalim tumitira yung mga insekto. Sana, sana maging ano, maging okay sana pa. Sana uminit na para mailabas na sila. Kasi sa labas, hindi nabubuhay. Kaso by the time, hindi pa rin eh. Kasi mag-uulan pag spring, pa malamig, di ba? Saka nag-uulan pa. Baka magkasakit din sila pag nasa labas. Pati nga yung tinakpan namin, eh, wala na, kapal na ng snow. Natabunan na ng snow. Hindi kaya naman tayo mga tulis doon. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ay, nako. So, paano guys? Salamat uli. Maraming, ingat. Maraming salamat. Ayan, model siya ng ano, Denso. Denso! thank you guys for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.